Ang parametro naman ay pinapatutpad ng mga halaan. Oh. Kung nasa bingit, kapagtaas, ang pagkalahat ng presyo ay ano naman ang overheated economy? Para rin mo may pinatutupad ang pamahalaan ang mababang pagsasa upang bumalik. Ang pambansang kanya. Ay ang kabuuan planong maaring pagkagastusan ng pamahalaan sa loob ng isang taon. Ito rin ay nagpapakita kung magkano ang inilaang pondo ng pamahalaan sa bawat sektor. Samantala, nagkakaroon ng pitin sa panel kapag mas malaki ang pagustang pamahalaan kaysa sa pondo nito. Nakakahulugan na mas malaking halaga na sa laki ang lumalabas kaysa sa pumapasok sa kabanata. Budget surplus. Kung mas maliit ang naman ang pagasta kaysa sa pondo ng pamahalaan, nakakaroon ng surplus sa budget. Nakakulungan ito na mas malaking halaga ng labi ang pumapasok sa kaba ng bayan kaysa sa lumalabas. Pag-aanda sa pambansang budget. Ng pambansang budget. Ang paano pag-aanda ng budget ay may sumusunod na hangpang. Number 1. Nagpapalabas ang budget call ang Department of Budget and Management o DBM sa lahat ng ahensya ng pamahalaang pambansa. Ano nga ba ang budget call? Isinasaad sa budget ko ang mga hangganan ng pambansang budget. Kabilang ang buong paggasta, ang tamang dapat tugulin ang budget at ang naasang malilikom na buwis ni mga tulpang susunod. Number 2, inihikayat ang partisipasyon ng mga civil society, organization at ibang stakeholders sa pagbuod ng budget ng mga ahensya ng pamahalaan. Ito ay tinuturing ng partisipasyon o voto ang budget. Number 3, ipinagtatanggol ng bawat ahensya na ang kanilang pagkukulang budget sa DPM. Mag-aralan ng DPM ang mga kumpahing budget at mag-ahain ang panukalang rekomendasyon. Number 4, ang rekomendasyon ng DPM ay pag-aaral ng isang executive review board ng pinuho ng kanilang DPM at mga mataang lobisan ng Number 5, buhay ng DBM ang National Expenditure Program bilang panukalang pambansang budget. Ayon sa napagkasubahan ng Expenditure Review Board. Number 6, iyaan sa Pangulo ng Bansa ang NEP upang inatlas. Titipunin ng DBM ang mga dokumentong bubuo sa President's Budget. Kabilang na rito ang NEP. At ito ay isusumite sa Kongreso bilang General Appropriation Bill o GAP upang aprobahan bilang isang ganang gamit. Ang budget ng pamahalaan. Ang budget ng bansa ay inihanda ayon sa prioridad ng pamahalaan. Ang pagbibigay ng serbisyo ng pamahalaan, pinaglalaanan ng pamahalaan ng pondo. Tulad ng edukasyon, pangkalusugan, social welfare, at ito pa. Ang pagbabalik ay ayon sa sektor, expense class, ayon sa religion at ayon sa iba't ibang kagubaran ng pamahalaan at special purpose. Paggasta ng pamahalaan ayon sa expenditure program. Ano nga ba expenditure program? Ang expenditure program ay tumutukoy sa saving o kaya mataas sa gastos na nalabas upang matugunan ang mga mananagutin o obligasyon pamamahalan sa lamesa. Lahat ito sa tatlo. Ang current operating expenditures. Nakalaang halaga para sa pagbili ng mga produkto at servisyo upang maayos na may sagawa ang mga gawain pampamahalaan sa loob ng isang paano. Ano nga ba ang MOOE? Ang MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses
ay nakapalong dito ang mga gustusin kaugnay ng pagpapatukpo ng ahensya ng gobyerno tulad ng supplies, paggamit at transportasyon, utilities, at iba pang ipulit. Ano naman ang capital outlays? Ay ang panustos para sa pagtili ng mga produkto ang servisyo kung saan ang kapag-kabaki-labang o mula rito ay maaari magamit sa loob ng maraming taon at maaari magdagdag sa asset ng audience. Kabilang dito ang GOCCS at mga sosyidad. Ano nga ba ang GOCCS? Government Owned and Controlled Corporation ay isang termino sa Pilipinas na ginagamit upang nalaman ang korporasyon mag-aari ng pamahalaan. At last, net levy ay paunang bayad ng gobyerno para sa mga utang ito. Kabilang dito ang mga utang na naligo mula sa programang kaugnay ng korporasyon ng